Tiniyak ng Puerto Princesa City DepEd na tutugunan nila ang kahilingan ng city government na gamitin na rin ang mga pampublikong eskwelahan sa lungsod bilang quarantine facilities ng mga individual na nagpositibo sa COVID-19. Patuloy umano ang kanilang pakikipag-ugnayan para maisaayos ang mga kinakailangang dokumento na ipapasa sa Regional DepEd. Natuwa po kami kasi na pag-isahin na lang kasi ang region, ganun din eh. Ayaw nilang mag-deal with the concerns on a installment basis. Halimbawa, isang barangay ng isang school, re-request, sasubmit doon. Another school na naman. What we did, pag-isahin natin ang concerns, pag-isahin natin ang lahat ng mga nagre-request na schools through the barangay officials, tapos in collaboration with the city government, para pag-isa po yan, isang submission din, isang approval na rin na. Bumuo umano sila ng special task force katuwang ang Puerto Princesa City Incident Management Team na tumukoy sa mga kwalipikadong eskwelahan na pwedeng maging pansamantalang quarantine facility. 27 mga eskwelahan ang kanilang napili kung saan 17 rito ay nasa urban areas at 10 naman sa rural areas. Naging masusi umano ang kanilang ginawang pagpili para maging komportable ang mga individual na maaaring tumuloy sa mga school quarantine facilities. In fact, meron na napili ng mga pag-persons ng DepEd joining the task force ng ating city government, and yung function nila is to look into the perspective natin ng mga schools na gagamitin as quarantine facilities because there are factors to be considered. Are this ready? May mga magagamit pa tayong toilet? And what will be the provision ng mga quarters ng i-house sa ating quarantine facilities? And these factors were already looked into by the team. Pagkakaalam ko po, tapos na yung task force natin, combining yung task force ng mga personnel from the CTF, DepEd, city government and DepEd. Ang identify po natin will be 17 schools situated sa urban ng city and another 10 within the rural area of Puerto Princesa City. Samantala, tiniyak naman ng city DepEd na hindi maantala ang mga pagbibigay ng module sa mga eskwelahang posibleng maging quarantine facility. May inilaan pa rin umano silang lugar kung saan maaaring gawin ito ng mga guro. Ay, actually may provision na po yan. Kasama na yan sa inner range. There will be specific entrance exits. Meron pong boundaries kung saan lang doon ang mga teachers. Definitely, those things are already arranged. So, meron po tayo sa link po. Tuloy-tuloy pa rin po yung operation po ng school, but in terms sa academic po, pagbibigay ng module. I ensured naman po yan. Nandiyan naman yung IATF to ensure everything na hindi naman ma-sacrifice ang health and safety of the teachers. Sa ngayon ay hinihintay na lang umano ng kanilang opisina ang iba pang mga dokumento sa city government para maisaayos na ang kanilang kasunduan na magamit ang mga eskwelahan bilang quarantine facility. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.